talaga namang nakakabahala ang pagtaas ng kaso ng pertussis or whooping cough sa mga sanggol at mga bata ngayong 2024. Pero ano nga ba ang sakit na ito at bakit siya nakakabahala? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hello, I'm Dr. Jeline, aka your tita doktora. Ano nga ba ang sakit na pertussis at paano ito nakukuha? Ang pertussis or kung tawagan ay whooping cough ay isang highly contagious or lubhang nakakahawang respiratory infection sa pamamagitan ng paglanghap ng aerosol droplets. At ito ay may incubation period of around 1 to 3 weeks or typically 7 to 10 days. Ang sakit na ito ay nagmumula sa isang bakterya na kung tawagin ay Bordetella pertussis. Ang bakteryang ito ay nagsisecrete ng major virulence protein na kung tawagin ay pertussis toxin at iba pang cytotoxins na nakakasira ng respiratory lining. Once nasira ang respiratory lining, mabilis makakapasok ang pertussis toxin sa ating respiratory tract. Ang sakit na ito ay may 100% attack rate sa mga susceptible individuals na na-expose sa aerosol droplets. Around 80% naman ay may subclinical infection sa mga fully or partially immunized or those who have previous infection of pertussis. At ano naman ang subclinical infection? Ito yung mga older children, adolescents, or adults na kahit na walang signs and symptoms ay maaaring makahawa ng mga susceptible individuals. At sino naman itong mga susceptible individuals? Ito ay ang mga sanggol o mga batang walang bakuna or kulang ang bakuna laban sa pertussis. Ano-ano naman ang simptomas ng pertussis o whooping cough? Ang pertussis infection ay may tatlong stages. Ito ay ang catarrhal, paroxysmal, and convalescent stage. Ang catarrhal stage ay tumatagal ng 1 to 2 weeks. Ang mga simptomas nito ay very non-specific. Maaaring magkaroon ng low-grade fever, sneezing, pagmumuta, or pamumula ng mata or pagluluha. Ang aking mga nabanggit na symptoms ay maaaring humupa at sumunod ang bata or sanggol ay pwedeng magkaroon ng ubo. Ito naman ang tinatawag nating paroxysmal stage na maaaring tumagal ng 2 to 6 weeks. Ang ubo ay maaaring magsimula as dry, intermittent hack and later on magkakaroon ng sunod-sunod or uninterrupted coughing or ito yung tinatawag nating paroxysm of cough which is very typical of pertussis. Ang bata din ay maaaring makaranas ng pamumula ng mukha, pangingitim, na may pagluwa ng mata or eye bulging, at susundan ito ng isang forceful inhalation after ng atake ng ubo or uninterrupted coughing. Kaya't kung tawagin ito ay whooping cough. Ang ubo ay maaaring tumagal ng 2 to 6 weeks. Ang mga sanggol na 3 buwan pababa ay maaaring hindi makaranas ng typical na whooping cough. Sila ay maaaring makaranas ng pangingitim or cyanosis or even apnea or pagtigil sa paghinga. Ang pangatlong stage naman ay ang convalescent stage kung saan kumakaunti ang atake ng ubo at maaari itong tumagal ng 2 linggo. Ang simptomas naman ng mga teenager or adults ay maaaring maiksi lamang at maaaring hindi sila makaranas ng typical stages ng pertussis katulad ng sa mga bata or sanggol. Ngunit sila ay maaaring ding makaranas ng hirap sa paghinga or feeling of suffocation or strangulation before an episode of an uninterrupted cough. At least 30% of individual na may pertussis ay maaaring makaranas ng non-specific cough. At matutukoy lamang ito kapag ang ubo nila ay tumagal ng at least more than 21 days. Madalas din, ang mga may pertussis ay hindi nakakaranas ng lagnat, sore throat, hoarseness of voice, or pananakit ng mga kasukasuhan. So it's very non-specific for other people. Paano naman madadiagnose ang pertussis? Ang pinakamahalagang bahagi sa diagnosis ng sakit na ito ay ang history ng isang pasyente. Kaya napakahalagang idetalye natin mga mommies ang signs and symptoms na naranasan ng inyong baby sa oras na magpakonsulta tayo sa doktor or sa inyong pedya. Maaari ding mag-request ang inyong doktor ng complete blood count or CBC to check for leukocytosis or ang pagtaas ng WBC or white blood cells
gayon din ang lymphocytes at ang platelet count. Maaari din pong mag-request ng chest x-ray, especially if ang bata ay may signs and symptoms of pneumonia, which is a common complication of pertussis. For confirmatory test of pertussis, maaari pong mag-request ng PCR or culture on a special media via a nasopharyngeal swab. At paano naman trinitreat ang pertussis? Ang mga sanggol na less than 3 months ay maaari pong admitin, especially if meron po silang senyales ng hirap sa paghinga or very severe ang kanilang paroxysm of cough. Ngunit karamihan ng batang may pertussis ay hindi naman kailangang admitin. They should be given proper antibiotics and macrolides are the antibiotic treatment of choice. Azithromycin particularly are given with the proper dose and duration depending on the age of the patient. And syempre, it's important to isolate the patient. At ano-ano naman ang komplikasyon ng pagkakaroon ng sakit na pertussis o whooping cough? Sa mga sanggol na 6 na buwan pababa, sila particularly ang maaaring makaranas ng malubhang sakit o pagkamatay, especially kung walang bakuna. And those that are 2 months old and below, sila ang madalas na naka-hospitalize as much as 82%. Ang ilan sa komplikasyon ay pneumonia, seizure, encephalopathy, and worse, death. And 90% ng may malubhang pertussis ay usually nakikita sa below 4 months old. Dito natin makikita na napakahalaga ng bakuna sa mga sanggol. At yan ang pag-uusapan natin sa next video. Hopefully po marami po kayong natutunan sa pagnood ng video na ito. And sana po ma-share nyo rin ang video ko para po mas makapagbigay alam sa iba pang mga mommies or concerned parents. Thank you for watching this video. Follow me for more pedia-related videos and please do subscribe to my other social media accounts. Thank you!